keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Marley Biblical Teach channel. Kumusta na po kayo? At nawa po ay sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Okay guys, magpapatuloy pa rin po tayo sa ating mga tinatalakay patungkol po sa mga pananagutan ng tao upang gumawa or trumabaho. At ang ibabahagi ko po sa inyo sa videong ito ay ang pangatlo sa mga pananagutan ng tao. At ang pangatlo pong ito guys ay magtrabaho at magsipag sa loob ng 6 na araw ayon sa Biblia or itinuturo ng Biblia na mababasa po natin sa aklat ng Exodo chapter 20 verse 9 hanggang 10. At ganito po ang sabi. Exodo chapter 20 verse 9 hanggang 10. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Verse 10, ang 7th araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa 7th araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. So, uulitin ko po guys yung binanggit dito sa verse 9, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain or ng inyong trabaho. Uulitin ko lamang po guys ang ating pangatlo sa mga pananagutan ng tao, magtrabaho at magsipag sa loob ng 6 na araw. Kaya palagay ko naman po guys, kapag ang isang tao ay talagang magsipag lamang na magtrabaho sa loob ng 6 na araw, ay wala pong magugutom at walang maghihirap, di ba? Yes. Magpasalamat nga po tayo sa Diyos guys dahil hindi isang araw ang ibinigay po niya sa atin or sa tao. Kundi 6 na araw ang ibinigay ng Diyos para tayo ay makapagtrabaho or para tayo ay gumawa ng ating mga gawain or ng ating mga trabaho, di ba? Yes. Siguro kung isang araw lamang ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay magtrabaho, gutom nga ang aabutin natin. Kung isang araw lang. Kasi biruin mo, isang araw ka lang magtatrabaho, di isang araw lang din yung sasahudin mo, di ba? Yung isang araw mo na sasahurin sa isang araw na pagtatrabaho, kasya ba yun sa loob ng 1 linggo nating pangangailangan? Di ba hindi? Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos dahil 6 na araw yung ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagtrabaho. Ibig sabihin lamang yan po guys, talagang sukat na ng Diyos, kwintado na ng Diyos na itong 6 na araw na ito ay sapat na po ito para doon sa ating mga pangangailangan. Yes. Kaya nga, pananagutan na ng tao, pananagutan na natin sa Diyos kung magugutom pa tayo, kung magugutom ang ating pamilya sa kabila ng 6 na araw na yung ibinigay niya sa atin para tayo ay kumita or para tayo ay magtrabaho para buhayin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya. Diba? Yes. Kaya kung isang tao nagugutom at naghihirap sa kabila ng ibinigay na sa kanya itong 6 na araw na ito, ay nasa tao na po ang problema, hindi na sa Diyos, di ba? Yes. Binigyan ka na nga ng Diyos na 6 na araw para gumawa or trumabaho. Binigyan ka na nga ng Diyos ng lakas, binigyan ka na nga ng Diyos ng kumpletong bahagi ng katawan, binigyan ka na nga ng Diyos ng kakayahan, binigyan ka pa ng Diyos ng talento, binigyan ka pa ng Diyos ng paningin, binigyan ka pa ng Diyos ng pandinig, binigyan ka pa ng Diyos ng matinong pag-iisip. Binigyan na ka na ng Diyos ng lahat-lahat, pero bakit nagugutom pa rin ang iba? Bakit naghihikahos pa rin ang iba? Or bakit naghihirap pa rin ang iba? Sa kabila ng pare-pareho naman tayong binigyan ng Diyos, di ba? Walang taong hindi binigyan ng Diyos. Lahat tayo ay tumanggap mula sa Diyos or binigyan ng Diyos ng mga kumpletong pangangailangan natin sa buhay para tayo ay mabuhay, para buhayin yung ating mga sariling pamilya, di ba? At higit sa lahat,
ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat-lahat ng ating mga kakailanganin kung paano natin mapaunlad, mapaasenso, mapaginhawa ang ating mga buhay. Yes. So, wala na po sa Diyos ang problema, wala na po sa ibang tao ang problema, kundi nasa katawan na mismo ang may problema kung bakit hindi niya ginagamit yung 6 na araw na pagtrabaho, 6 na araw na paggawa, or bakit hindi niya ginagamit yung kanyang kakayahan, yung kanyang talento, at anumang mga ibinigay ng Diyos sa kanya na magagamit niya para siya ay kumita, para siya ay guminhawa, para siya ay umunlad sa buhay, di ba? Nasa atin na po yan, nasa tao na po yan, or sa sariling katawan na po ang may problema, hindi ang Diyos at hindi din po ang iba, di ba? Yes. Meron po kasing ibang tao, guys, na sinisisi nila ang Diyos, sinisisi nila ang iba, sinisisi nila ang presidente, sinisisi nila ang gobyerno sa kanilang mga paghihirap at gutom na nararanasan. Wala namang kinalaman ang ibang tao, di ba, sa paghihirap at gutom na kanilang nararanasan sa buhay, di ba? At insecure pa sila doon sa mga yumaman or sa mga mayayaman, di ba? At sinasabi nila, bakit yung mga mayayaman lalong lumayaman? Tayong mga mahihirap, lalo pa tayo naghihirap, di ba? Yan yung kanilang mga katanungan sa isa't isa, di ba? Kung bakit daw ay yung mga mayayaman ay lalong yumayaman, eh dapat tanungin natin ang ating mga sarili kung bakit tayo ay naghihirap pa rin, at bakit yung mayayaman ay mas lalo pa rin yumayaman. Alam mo yun, kasi napakalaki ang kaibahan ng mahirap sa mayaman. Dahil yung mayaman, dahil mayaman nga po sila, takot silang maghirap, takot silang magutom, kaya lalo pa silang nagkukumayod talaga. Lalo pa nilang ginagamit yung kanilang oras, yung kanilang lakas, yung kanilang talento, yung kanilang kakayahan, para madagdagan pa yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, kahit meron na sila, kahit marami na sila. Dahil nga po sa takot nila na sila ay maghirap, sila ay magutom, kaya lalo-lalo pa po silang nagsisipag sa pagtatrabaho. Lalo-lalo pa po silang nagkukumayod ng husto dahil ayaw po nilang maranasan ang maghirap at magutom. Pero, ang mahihirap, ano ang ginagawa? Diba? Sisi dito, sisi doon. Sisi ang Diyos, sisi ang ibang tao. Diba? Sa halip na sisisihin nilang iba doon sa paghihirap na kanilang nararanasan sa buhay, ay sisihin nila, ituro nila yung kanilang sarili. Ano nga bang ginagawa nila sa kanilang sarili? Bakit hanggang ngayon, naghihirap pa rin sila? Hanggang ngayon, nararanasan pa rin nila ang gutom sa buhay. Diba? Kaya nga, sa halip na tatanungin nila ang Diyos, bakit Lord, yung mga mayayaman ay lalo pang yumayaman? Dapat tanungin po nila yung kanilang sarili. Ano bang ginagawa ko? Bakit mahirap pa rin ako? Diba? May ginagawa ba ako para yumaman? May ginagawa ba ako para ako ay umunlad? May ginagawa ba ako para ako ay umasinso? Dapat ganun, yung sarili natin ang tatanungin natin. May ginagawa ba ako para yayaman ako? Diba? Para maging katulad ko yung mayayaman. Para marating ko rin yung buhay na maunlad, buhay na maginhawa, di ba? Yes. Ito kasi minsan ang nakikita ko din sa naging problema ng isang tao o ng isang mahirap ay yung sasabihin nila ay may pera pa naman tayo. Okay lang yan, na-absent muna ako ngayon. Okay lang yun, na-absent ako bukas eh. Meron pa naman tayong kunting na itabi dyan. So ganyan kasi ang mindset ng mga mahihirap, di ba? Hangga't mayroon ka pang konting na itatabi, hindi siya magtrabaho. Di ba? A-absent siya sa trabaho or magliliwaliw muna siya, di ba? Ganyan po kasi minsan ang problema ng isang tao. Kaya wala talagang pag-unlad sa buhay, wala talagang pag-unlad sa sarili ang nangyayari, kasi kung ganito yung takbo ng utak niya, nang isipan niya, eh hanggang dyan na lang talaga siya. Tapos maniniisip pa siya ng iba, di ba? At ang masaklap dito eh, ang Diyos pa ang sisisihin. Bakit mo ako pinanganak, Lord, na mahirap? Di ba? Ganun mag-question ang tao. Ang daming reklamo, ang daming question sa Diyos kung bakit sila nagugutom, kung bakit sila naghihirap.
dapat halip na tatanungin nila ang Diyos kung bakit sila naghihirap, bakit ang mayaman ay lalong yumayaman, ay dapat ang sarili po nila yung kanilang tatanungin. Bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman? At bakit ako mahirap pa rin hanggang ngayon? Ano ba ang ginagawa ng mayayaman? Bakit lalo silang yumayaman? Ano ba ang ginagawa ko sa sarili ko? Bakit hindi ako yumaman? Dapat ganun, di ba? Alam niyo po guys, yun yung klaseng tanong na hindi mo na pinag-iisipan kung tama ba yung kanya mga katanungan. Di ba? Basta dalang makapagtanong ng ganun, ano? Pero hindi mo na pinag-iisipan kung tama ba yung kanyang mga tinatanong niya sa Diyos, di ba? Yes. Uulitin ko po guys, yung ating pangatlo sa mga pananagutan ng tao para gumawa o trumabaho ay magtrabaho at magsipag sa loob ng 6 na araw. Sipagan mo sa pagtatrabaho, sipagan mo sa paggawa, sipagan mo sa paghahanap buhay at gamitin mo yung 6 na araw na ibinigay ng Diyos sa iyo. At mababasa po natin guys sa Exodo chapter 20 verse 9 hanggang 10. So, tatandaan niyo po natin, 6 na araw tayong magtatrabaho. Kaya lang yung pang-7 araw, dapat matuto din po tayong sumunod sa Diyos kung kanino natin ibigay yung ating pang-7 araw. Sabi po doon sa verse 10 ay ipahinga po natin. 6 na araw na nga po tayong nagtatrabaho, ay kailangan ipahinga po natin yung ating mga sarili, yung ating mga katawan mula sa 6 na araw na pagod sa pagtatrabaho, 6 na araw na stress sa pagtatrabaho, kaya kailangan din magpahinga para sa 7th araw. Yes. At sabi nga po doon sa verse 10 na ang 7th araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Para daw po yan sa Panginoon. So, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa Panginoon. So, anong ibig sabihin dito na italaga ninyo sa akin? So, ibig sabihin lamang dito guys, bigyan din po natin ng time ang Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang tayo nakatutok sa trabaho, trabaho, trabaho. Kundi dapat ay bigyan din naman natin ang time ang Diyos na nagbigay sa atin ng panahon, nagbigay sa atin ng araw para magawa po natin yung mga dapat nating gawin sa buhay, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para ihanda ang lahat ng ating mga kailangan o pangangailangan sa buhay. So, bilang pasasalamat din naman natin sa Diyos o bilang pagbabalik natin pasasalamat sa Diyos ay bigyan din naman natin siya ng time para purihin siya, para pasalamatan siya, bisitahin naman natin siya sa church. So, yun lang naman eh. In short guys, ay pumunta naman tayo sa church every Sunday pag wala tayong mga trabaho pag every Sunday. Sa totoo lang naman eh, hindi naman buong araw ng Sunday yung hinihingi ng Panginoon sa atin eh. So, ilang oras lang yan hanggang pinakamatagal na nga po yung 2 oras na maibibigay po natin sa Diyos, di ba? Pag araw ng Sunday. Yes. Kaya kailangan din po natin to sa ating buhay dahil hindi lamang yung physical natin ang maipapahinga natin, kundi yung ating pong kaluluwa, yung ating espiritu, yung ating isip ay maipapahinga din po natin yan. Mairirelax din po natin yan habang tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos na pinapangaral ng mga pastor, pinapangaral ng mga pari, di ba? Pag nakakarinig po kasi tayo ng mensahe mula sa Diyos, or ng mga salita ng Diyos na pinapangaral sa loob ng church ay masarap po sa pakiramdam. Gumagaan po yung ating pakiramdam, nare-relax yung ating pakiramdam kapag tayo po ay nakakarinig ng mga mensahe na galing sa Diyos na tinuturo ng mga pare, tinuturo ng mga pastor at ng iba pa, di ba? Kaya kaya nga sabi ng Panginoon, ibigay nyo ang 7th araw or italaga nyo ang 7th araw sa Diyos. Hindi naman yung, sa totoo lang, hindi naman yung buong araw ng Sunday ang talagang maibibigay natin, kundi sabi ko nga, pinakamatagal na yung 2 hours lang, di ba? So, gagasin nyo lang naman yung 2 hours, di ba, ang maibibigay natin sa Panginoon para makinig ng mga salita niya, para magpuri sa kanya, di ba? So, express natin
sa Diyos yung ating pasasalamat. I-express natin sa Diyos yung ating pagbabalik ng pasasalamat at papuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsamba every Sunday. So, yan po yung dapat po nating gawin sa ating mga buhay para magtagumpay talaga tayo doon sa ating mga adhikain sa buhay, magtagumpay tayo doon sa ating mga pangarap sa buhay, magtagumpay tayo doon sa gusto nating mangyari at marating sa buhay. Matuto lang tayong sumunod doon sa sinabi dito sa Exodus chapter 20 verse 9 and 10. Dalawang mahalagang bagay lamang ang dapat po nating tandaan para tayo ay magtagumpay talaga sa buhay. Unang-una, magsipag ka sa loob ng 6 na araw. Pangalawa ay ibigay mo yung sa Diyos ang dapat ibigay sa Diyos. Ibigay mo yung oras or time na para sa Diyos. Yung para sa Diyos, huwag mong ipagdamot or huwag mong pagnakawan ang Panginoon sa oras na dapat mong ibigay sa Kanya. So, huwag mong pagdamutan ang Diyos ng oras na siyang nagbigay sa atin ng oras, yang siyang nagbigay sa atin ng araw, di ba? Pagdadamutan ba natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng 6 na araw? Sabi ko nga kanina, magpasalamat tayo kasi mabuti na lang 6 na araw yung ibinigay niya sa atin. E paano kung isang araw lang? Tapos sa kanya, 6 na araw. Di ba? Kaya, maging patas po tayo. Or kaya ay gamitin ko na po yung word na tumanaw naman tayo ng utang na loob sa Diyos. Kung tayo magaling tumanaw ng utang na loob sa tao kapag nakagawa sila ng mabuti sa atin, di ba? Ang galing natin tumanaw ng utang ng loob kapag ang taong ito ay nakagawa ng kabutihan sa ating mga buhay, di ba? So, tinatanaw natin ng utang ng loob yung ginawa niyang mabuti sa atin. How much more sa Panginoon, di ba? Kasi lahat na ng kabutihan ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Sabi ko nga sa inyo kanina guys, ay ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating mga kakailanganin sa buhay para hindi ka magutom, para hindi ka maghirap, diba? So, ano naman may gaganti natin sa Panginoon? Diba? Gasin mo lang yung 2 hours na pupunta ka sa church, makinig ka ng salita ng Diyos doon, or i-express mo yung pasasalamat mo sa pamamagitan ng pag-awit, pagkanta, or pagpalakpak, di ba? Kasi yun naman ang ginagawa sa loob ng church. Kinakantahan mo ang Diyos sa loob ng church. O kasi yun lang naman yun ang hinihingi ng Diyos sa atin, di ba? Kaya, ulitin ko po guys, huwag nating pagdamutan ang Diyos na nagbigay ng lahat-lahat sa atin. So, ibigay natin yung oras na hinihingi ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, talaga mo yung 2 oras mo pag araw ng Sunday eh. Bigay natin sa Kanya, di ba? So, yan po guys, ang ating pangatlo sa mga pananagutan ng tao upang gumawa through mabaho na mababasa po natin sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 9 hanggang 10. At abangan po natin guys ang susunod na part po ng ating pong tinatalakay na ito sa sunod po nating video. Maraming po salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye!